Magandang araw po sa inyong lahat. Ano ang mga sanhi ng pagkakaroon ng mataas na uric acid at epekto nito sa ating katawan? Pero bago po tayo magsimula ay huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Ano ang uric acid? Ang uric acid ay isang waste product na nabubuo kapag tinutunaw ng katawan ang purines, isang natural na substance na makikita sa iba't ibang klase ng pagkain. Dahil hindi kailangan ng katawan ang uric acid, ito ay inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Maaaring magkaroon ng iba't ibang komplikasyon kung ang uric acid ay dumami at manatili sa loob ng katawan. Mga dahilan kung bakit tumataas ang uric acid sa katawan: dieta na hindi balanse, genetics, obesity o sobrang katabaan, stress, sakit sa bato, diabetes, hyperthyroidism, cancer at psoriasis. Ano-ano ang epekto ng high uric acid sa katawan? Ang mataas na level ng uric acid sa katawan ay tinatawag na hyperuricemia at ito ay maaaring magdulot ng mga sumusunod. Unang epekto, gout. Kapag sumobra ang uric acid sa katawan, maaari itong magdulot ng gout, isang napakasakit na uri ng arthritis. Kapag mayroong gout, huwag kalilimutang magpakonsulta sa doktor para makaiwas sa komplikasyon. Pangalawang epekto, kidney stones. Ang sobrang uric acid sa ihi ay maaaring mamuo at maging kidney stones. Sumasakit ang pag-ihi ng tao kapag bumara ang kidney stones sa daluyan ng ihi. At ang pangatlong epekto ay metabolic acidosis. Nakakabahala ang metabolic acidosis dahil maaari itong magdulot ng abnormal na paghinga, pagkalito, kawalan ng lakas at gana, at sa mga ilang pagkakataon, maaari rin magdulot ng kamatayan. Ano-ano ang mga pagkain nakakapagpataas ng uric acid? Iwasan ang pagkonsumo ng mga sumusunod: lamang loob, sardinas, gravy, at beer. Limitahan ang pagkain ng sumusunod: karne, alimango, hipon, beans, at pagkaing matatamis. Ano ang mga dapat gawin para mabawasan ang uric acid sa katawan? Una, uminom ng maraming tubig. Tinutulungan nito na mailabas ang uric acid sa katawan. Hanggat maaari, magdala lagi ng water bottle para laging may maiinom. Pangalawa, iwasan ang alcohol. Ang beer at alak ay nakaka-dehydrate ng katawan. Kapag kulang sa tubig ang katawan, hindi mailalabas ang sobrang uric acid. May mga klase pa ng alak na mayaman sa purines na nakakadagdag sa uric acid sa katawan. Pangatlo, magbawas ng timbang. Ayon sa pag-aaral, tumataas ang uric acid sa katawan kapag sobra sa timbang at sobra ang katabaan. At pang-apat, dagdagan ng fiber ang dieta. Nakakatulong ang pagkaing mayaman sa fiber sa pagtanggal ng uric acid sa katawan at sa pagkontrol ng level ng asukal sa dugo. Maaaring uminom ng psyllium fiber na makakatulong para makaiwas tayo sa labis na pagkain dahil pinapabagal nito ang ating digestion. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po!